Catch Mayfest 2023, celebrating the caregiver, featuring talents of some of the best performers in the community. Sunday, May 7, 12 p.m. to 6 p.m. at the Carson Civic Center. When buying or selling your home, call Leo Bato. He has years of experience in real estate, showing honesty and integrity in every transaction. He's a person you can definitely trust. So book your appointment with Leo Bato today by giving him a call at 818-648-4837 or by visiting him on the web at www.leobato.realtor. Rejuvenate your smile with Dr. Lourdes Capalong's comprehensive range of dental solutions. Along with general dentistry, Dr. Capalong specializes in cosmetic dentistry, including teeth whitening, bonding, dental veneers, and surgical crowns. Whether it's urgent care or preventive treatment, she'll take care of you and your smile. To schedule an appointment, call the clinic at area code 323-257-7582. Visit abbaeservices.com for fast medical transcription service. This podcast episode is brought to you by AB Music Creative. And the podcast will begin in 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, with great pleasure, Pride of the Philippines, our very first Grandmaster sa chess, Mr. Eugene Torre. Thank you, Paco, for inviting me here. This is very surreal. Like nung sinabi po sa akin ni Michael, sabi niya, guess who's coming to the podcast? Si Sir Eugene Torre. As in, yung feeling namin na para kaming kinilig na hindi maintindihan, because you're an icon, especially to our generation. You are an icon. And we like to, I'd like to, on behalf of everybody watching, thank you for bringing pride to the Philippines. Thank you very much, Paco. I thought only those people my age. No. So happy to know that your generation also, yes, appreciates. And it was so weird. We were kids. Like, kikwento ko lang, before coming to dinner with you, I was on the phone with my uncle na nasa Philippines, because I remember as a child, kukuha siya ng dyaryo. Tapos magse-set up siya ng ano, ng set, ng chess set. Tapos titingnan niya yung dyaryo, and then ginagalaw niya bawat piyesa. So tinanong ko talaga, tumatak po yun. Tinanong ko, sabi ko, Tito Arnel, anong ginagawa niyo? He was replaying your ano, The games, your game. And hopefully I won that game. Yeah. Usually naman, if it is shown in our newspaper or magazine, usually yung mga winnings, yes, natin. Yes. Kasi mostly sa mga foreign magazines, nilalagay nila yung talo ko. How do you get to the status of Grandmaster? May requirement before ang World Chess Federation that you have to attain norms in tournaments for a total of 25 games. Usually, nowadays, you do that in 3 tournaments, getting Grandmaster result. During my time, we had tournaments of long duration, and sometimes you could get it in 2 tournaments, which I did in 2, because in the Olympiad in 1974, Nice, France, I played 19 games, because during the time there was qualifying. Oh my God. And then to the finals. Unlike now, the Olympiad is shortened. And thankfully, before that Olympiad in 1974 in Nice, France, I was able to get already earlier that year my first norm in Spain. Yeah. And yeah, but you have to get 25? A total of 25 games. Yeah, okay. So normally, nowadays, you get the title, or you need three norms, because usually the tournament now is composed of 9 games or 11 games. Short games na lang, no? 19.
So pag sinabing 19 games, that's in one day. No, 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 not 19. Only 9 or 11. Today, but during your time? No, no, no. You need still around 25 games. So you need three tournaments nowadays. Too. Wow. Unlike before, there is a possibility you get it in 2 tournaments. Okay. So ganun pa rin. How did it start with you, like chess? Because I tried playing chess and checkers. I'm very, very average. Like I could be beaten by anybody else. But how did you know that this was something that is for you? Well, mukhang nasa apelyido ata. Totoo nga, no? Torre, di ba? The Rook. Talagang it's in the family. And fortunately, I came from a family na nung bata pa lang ako, 6 years old, or yung lolo ko, yun ang pastime niya. Maglaro kami sa hapon. And chess. So that was, bibigyan niya ako ng konting reward. At that time, 5, may value na naman. Yeah, yeah. Okay? And then, fortunately, I have 3 older brothers na magagaling din sa akin. Kasi 10 kami, 6 boys and 4 girls. Yung 3 older brothers ko, magagaling. And finally, yung father ko, very supportive. Siya pa yung mismo bumibili ng mga chess books. Yes. Pag na-receive niya na yung monthly sweldo. Oo. Minsan sabi nung mami ko, wala na kitang ano, pang ano natin, pambili ulam. Nabili mo na naman ng libro. But you know, it was an investment pala, no? Yung chess books na yun. Hindi, tsaka biro lang naman ni mami ko yun. Sinusupport din siya talaga sa chess. Pero Sir Eugene, you said you had 3 brothers na magaling and they were older than you. Family of 10 siblings. What was it like weaving your way? Because that's another diskarte. Parang ano rin yun eh. Diba? Chess player rin ang dating nun eh. Well, a very tough situation we were into. Because during that time, there was no tournament at all in Asia. Not only in the Philippines. Except it started having a tournament in 1969. But sometimes only one tournament and no more. Can you imagine, as early as 1960, I played already in the junior tournament. I was only 9 years old. That's how very supportive our father was and the family. And unfortunately, I think that was 1960. I think I placed somewhere in the middle or maybe lower, a little bit lower. But I was only 9 years old. And the junior is supposedly 20 below or below 20. So I was most likely the youngest then. Yes, yes. And would you believe it, from 1961 to 1968, no junior tournaments. No junior tournaments, national junior in the country. So how were you able to sharpen your skills? It was fortunate that I came from a chess-playing family. Ayo. Very supportive ang parents. The 3 older brothers. And then I had my lolo in the beginning, rewarding me pag nanalo ako. And then my 3 elder brothers. So I had a practice there. And Let's talk about that, no? Yung training na yon, because that's family. And normally, yun ang pinakamagandang training because you don't have to be nice to each other. Pag pamilya, talagang no holds bar yun eh, di ba? Talagang laban-laban, pikunan-pikunan. But sa chess, ang chess parang poker, you have to wear a face na talagang dapat hindi nababasa ng opponent mo, not only your moves, but your body language eh, di ba? Is that a learned skill? Yeah, no, we do that or... we are very serious in a tournament, okay? In a chess tournament. Usually, during that time, chess tournaments, we play long games or standard games. But with my brothers, we play blitz. It is rapid chess. Mabilis lang.
So nag-alternate lang kami. Pag natalo, papalitan. Yes. So, yun more or less ang practice namin. Pero at least na-enhance na yung chess skill, no? Yes. Rather than none. And mahirap din kasi noon pumunta sa chess club. Unang-una, malayo. And then, indeed. When you say malayo, like where did you live? Yeah, live in Cubao and Quezon City. Yeah. And the chess club before was in Iskolta. Oh, malayo nga sa Manila. Yeah. That's why I would pass sometimes from Mapua. Malapit na yung Mapua doon. Pero very malayo eh. So very tough, you know. And yun, so for another thing that I have to mention, you know, 10 kami sa family. Yeah. Ako number 7. And it so happened, ako yung pinakautusan. Hindi katusa, utusan. Yeah, utusan. Eugene, pakikawa nga yung ganyan. Ayan, lahat yan. No? O magwalis and all that, maghugas pinggan. Kasi yung 3 younger sa akin, masyadong bata. Oh. At yung babae na next to me, a younger, maganda, parang munyika. Yeah. Pwedeng utusan. Tapos, ganun dati. Yes. Tapos, yung older sa akin, too old na utusan. Kaya ako talaga yung utusan nun eh. And eventually, buti na lang, nakita nung daddy ko na parang may ano ako sa chess. Eh, abogado yung daddy ko eh. Sabi niya, nung nakita niya at minsan eh, kita niya nga na nabibisi ako, tusutusan, meron akong torno, mamalengke, magugas pinggan. Wow. Oo. Wow. Yeah. And wala man akong magawa dahil bata pa ako eh, di ba? Sunod ka lang. Eh, buti na lang, nung nakita niya na mukhang may ano to si Eugene na, may potential, lawyer yung daddy ko. Sabi niya, sumulat siya roon. Nilagay niya, pinaste niya doon sa fridge, sa wall. Sa wall. Sabi niya, from here on, no one is allowed na mag-utos kay Eugene. Kailangan mag-concentrate siya sa chess. Oh my God, ang galing. Ang galing. Anyway, after that, sometimes I was just resting in the room, no? Eugene, pwede ba, bili ka Coke or whatever? Eh, nag-chess ako eh. So, that I think it helped also for that I tried to do my best, no, sa chess. And, pero before I get away from this story, I realized later on na nakatulong pala yung mga utos? Hardship okay. Na pinagdaanan ko. Yung hirap, sabihin mo na. At yung amen. Sacrifice siguro. Yeah. Kasi during my campaign para sa Grandmaster title, talagang nagdaan ako sa hardship ulit. Hardship, oo. At yung pag natalo ka, ayun, mag-isa pa naman ako sa Europe noon. Ang talagang hirap. Pero somehow, yung pagiging utusan ko, mukhang it toughened me. Na pagka during the times na mahirap, nakakayanan ko. So, actually, naging blessing pra naging utusan ako. It shaped your character. You know? Oo. Bata pa lang ako. Parang nasanay na ako sa hirap o sa challenges. So. You know what, Sir Eugene? Ang sinabi ni Ginoong Manny Pacquiao is, ang daming pwedeng magsalita, but at the end of the day, when he goes up to the ring, siya lang ang nakikipaglaban. In your case, ganun din eh. Like, people can talk, people can be part of your entourage, but when it comes time to sit down in front of your opponent, it's just you and you're in control. What goes through your head pag ganun na yung sitwasyon? By the way, yun ang grabe. Yun ang Manny Pacquiao. Yung pinagdaanan. Yes.
kung may hirap akong pinagdaanan, katiting lang compared to kay Manny Pacquiao. But anyway, no matter katiting yung pinagdaanan ko, it helped. It helped, yeah. Kaya masasabi ko lang sa mga kabataan, kung kayo ay nagiging utusan ngayon ng inyong pamilya, eh, welcome nyo yun. Yes. Kung may pinagdadaanan man na hirap ngayon, huwag magtampo. And yes, sige lang, best effort, huwag magtampo. At welcome nyo yun, sigurado, eventually makakatulong sa inyo yun. Very true. So going back to... To that, di ba? Pag ikaw na nandun, and the spotlight is on you. Iba yung team sport eh. Sa team sport, may makakakampi kayo. Pero this is your battle alone eh. Oo. Eh talagang kailangan focus ka. And syempre, ngayon masasabi ko from experience na kailangan kondisyon ka. Kailangan na sinasabi ko nga, dapat mentally, always protect and promote your mental king, physical king, at ang pinaka-importante sa lahat, yung spiritual king. Amen. So, yun. Kailangan ganun lang. And then, best effort. Ano ba yung best effort? Yes. Siyempre, yung sa preparation mo, bago mag-tournament, best effort ka, mag-prepare. How do you prepare? Conditioning. Ayan, may mga, lalo na ngayon, madali na mag-prepare sa mga internet. Ang dali na mag-replay ng mga games. But you have to be careful kasi minsan ang mga bata may tendency na i-replay lang nila tapos instead na i-analyze yung position and then magkaroon siya ng sariling analysis and then compare sa analysis ng computer, doon lang dapat. Minimimic nila yung ginagawa. Ang nangyari ngayon, tingin kagad dun sa computer. Kasi ang computer ngayon, talagang the best na eh. Yung kanya, sandali lang. Limang variations, ipapakita niya sa iyo. Oo. So, dapat mayroong i-analyze mo muna and try to compare later. So, nung time na, when you were 9, when you were starting, walang Big Blue, walang computer, walang ganun. Wala. Your analyzation has to come from your head talaga eh, di ba? O sa mga books. And during books. That time, books okay. Ang source namin. But when okay, and ito, I'll dissect it because what nakaka-excite dahil what you know can be applied in all facets of life eh. Mm-hmm. Yung analyzation, ang sakit ng mga tao ngayon is over-analyzing or analysis paralysis. Oo. But during your time, you had to analyze in order to come prepared, again, your mental king and all. What advice can you give the young folks right now na masyadong nag-overanalyze naman at hindi na gumagalaw? Anything na too much, hindi maganda, hindi right. Ba? At yung, baka naman yung analysis nila, replay lang ni replay, hindi talaga yung nag-analyze, no? So, no, very important talaga na balance din. And then, i-compare mo yung mga analysis mo doon sa ano binibigay ngayon ng computer. Before, wala kaming ganyan. Pag nag-analyze ako at nagustuhan ko yung mga naisip ko, tinitake note ko yan. Sinusulat ko yon para meron akong record. Kung meron akong mga innovations pa, yes, from the books na opening. Ooh! Tapos, kung may makita kang innovation, kasi chine-check mo sa mga informator noon, chess informator, kung itong nakita mo, nalaro na ba? Yes. So it means you have to go back to the archives para makita kung nalaro na yun o hindi. Minsan nga, during that time, nagka-campaign ako sa Grandmaster ko, pambigat-bigat na dala ko mga libro eh. Oh my yung God. Informator. Kasi wala naman kami computer. Yes, noon. Yes. Ngayon, computer na lang. Noon, nagdadala talaga ako noon sa Europe. Mahal naman kasi kung doon ako bibili. Right. So, magdadala ako. Bigat-bigat ng konti. At one time nga, sumakit yung likod ko. Sa sobra. Because of that. So going, when you mentioned Europe, so Russia, yan sina Karpov, Kasparov, you met with both of them, right? Yung karamihan sa mga world champions, I played them. Except yung wala na. Hindi ko na naabutan. Katulad yung mga dating magagaling na hindi ko na naabutan. Sila Alekhine, Pablanka, yeah. Lasker,
Yan, yan yung mga hindi ko nabutan, tsaka si Botvinnik. This episode is brought to you by Leo Bato and Associates, ang realtor na patok. Si Botvinnik nabutan ko, pero hindi, hindi, na siya, hindi na siya naglalaro. Oo. Ngayon, yung nabutan ko yung sila Tal, sila Smyslov, and then later on sila Karpov, Kasparov, and all that. When you went, did they know of you or did you know of them? Of course, I knew much earlier of them. Okay. Later, they started to hear my name, pero doon lang ako sa mga hindi talaga yung special. Oo. Sino una mo kinalaman kay Kasparov at kay Karpov? Ah, si Karpov. Kasi, ano yung feeling na alam yun? Mo ba kasama ko si Karpov na ano? Sa World Junior. Yung sinabi when you were young. Oo, yung finally, yes. Nagkaroon ng National Junior. Buti na lang, noong 1969, nagkaroon ng National Junior. So nagkita kayo? So ako nag-represent sa country. Yes. Sa Sweden. Oh, nagkita kami doon. Kasi ang system noon, merong qualifying pa noon. So ginugroup kami. Ang alam ko noon, mga 38 players kami. Ang alam ko pa noon, 6-6-6. So, puro 6, tapos yung dalawang huli ata, 7-7. Kaya 38, no? Right. And isinama ako doon sa grupo ni Karpov. Kasi ang tendency noon, yung malalakas, ang nakasama sa grupo, yung mahina. Yes. So, kinukonsider kasi akong Philippines mahina at the time. Oh. Oh, so, anyway, pero doon sa qualifying, muntik ko pang tinalo si Karpov. Muntik lang. Ng juniors. Ng juniors. Na lumamang ako 2 points pero na-adjourn. May kasama siyang grandmaster, nag-analyze. Kasama ko yung brother ko. Magaling naman yung brother ko pero siyempre iba talaga yung grandmaster ang kasama niya. And then na-adjourn yun. I think twice pa nga na-adjourn. At that time merong adjournment pa. Ngayon wala na. So na-adjourn yun and finally I was trying to win. He was hoping to save the game. Finally, na-save niya. And siya napunta sa A group, ako sa B group. Siya nag-champion. Easily. Talagang doon lumabas yung galing niya. Siguro, wala naman. Kasi yung qualifying, napaka-iksi eh. Pwede ka madisgrasya eh. Right. Yung finals, eh, mga 12 sila doon, ano na siya, smooth sailing. Talagang malaki yung lamang niya. Ako naman sa B group, very close ang laban. Yung last game, I had to win against the American Kenneth Rogoff. At napanalo ko. Ako naman nag-champion sa B group. Sa B group? B group lang. Was it stressful just going up a notch? You know, the journey to the top? Yeah. Ano naman eh. Pagka, especially pagka yung game, very important. Talagang normal naman. Mafe-feel mo yung nervous konti, nerves. Oh, how do you overcome nerves? Yeah, mag-focus lang. And then of course, as I said earlier, dapat healthy yung kinakain mo and may exercise ka. Hindi pwedeng sa isip mo lang gagawin na kukontrolin ko yung nerves ko, hindi ako magni-nervous. Hindi po pwede 'yon. Kailangan yung buhay mo mismo ay kumakain ka and maganda tulog mo to promote your nerves. Ang galing, no? Doon gagaling yung nerves mo. Hindi dahil sa isipin mo na. Kasi pag jittery ka, nagta-tunnel vision, hindi mo nakikita ng malawak ang ano eh, no? Oo. So, as much as possible, i-check. Madali man mag-check ngayon. Ano ba yung mga pagkain na good for the nerves, no? Hindi yun ang kainin natin. And then, yeah, so yun. Galing. So okay, so juniors yun, and then finally when nung eto na your opportunity to meet with Karpov again was where, sa Russia na or sa Europe? Oh, hindi, yung second sa Russia, doon sa interzonal sa Leningrad. That was part of my 1 year stay in Europe after the Olympiad noong 1972. Nag-decide ang family na mag-stay ako in Europe. That's the only chance kasi for you to become a grandmaster. And tama kasi kapapanalo ko lang ng Asian Chess Championship, Asian Zone 10.
doon sa Hong Kong. Yes. And I became international master there, 1972. Then the family decided na, of course, with my OO na kailangan mag-campaign. Kasi otherwise, Wala. Wala dito, walang tournament eh. Yun, so 1 year, buti na lang nakausap namin ni Mr. Campomanes yung Daily Express, may Daily Express pa noon. Binigyan ako ng $250 per month. Allowance. At the time, okay na yun. Yeah. Sa Europe, ah. Alam mo ba, nakakuha ako ng $1 na hostel room doon. What? Only $1 at the time in Madrid. Oh, in Madrid. God. My goodness. Anyway, yun, buti na lang nakakuha ako ng commitment doon. Yes. Basta magpapadala ako ng mga games with annotation doon sa Daily Express sa Manila, no? Oo. Yeah. Oo. Hindi ko pa pinanganak noon. Pero nabutan ko yata, 1971 ako pinanganak eh. So, May Daily Express pa nung ano. During the time. Yeah. So, buti na lang, meron akong support na ganun. And then, pag nagtag-tournament kasi ako sa Europe, libre yung ano ko. Every time may tournament, libre yung hotel. Yes. And of course, pag sinuwerte, may premium. Cash reward, yeah. And gusto kasi nila na naglalaro ako kasi parang naiiba ako. Ako yung Asian champion. Yeah. Puro mga Europeans ang kasali doon eh. And of course, with the influence also of Mr. Campomanes. Magaling yung Mr. Florencio Campana Campomanes, who became later on the president of the World Chess Federation. Galing, no? So, nung finally, eto na, you're at the top of your game. Success is there already. What did your siblings and your parents say? Naabutan ba nila? Naabutan ba ni mommy at ni daddy yung iyong success? Ang family talaga, full ang support, no? And buti naman, nung nag-grandmaster ako, buhay pa si daddy. And although that was 1974, he passed 1978. Eh. So 4 years yes. After nang maging grandmaster ako. So noong 1976 na nanalo ako doon kay Karpov tsaka yung quadrangular match held in Manila, good thing he was still alive to Galing, no? to witness yung victory na yon. And yun lang, and unfortunately nga he passed noong 1978. Yeah. So, when you finally reached grandmaster status, looking back at it, yung hardship as a young boy, yung patience and endurance and sacrifice and commitment that you had to go through, what was the next step after that? Once by your grandmaster, they can never take that title away from you. No, they can never take that. Yeah. So, wala lang yan. Nagpupursue lang na pursue excellence, no? With our results as much as possible. And then, hopefully, ma-encourage, ma-entice yung mga kabataan din na mag-chess. Because I really believe na sa chess, lahat tayo may chance, no? Yes. Maliit ka man, matangkad, kulay puti, kulay yellow, kulay brown, kulay black, it's for everybody. Yes. And mabuti nga, ngayon may mga age group na, huh? As young as mga 7 years old. Sa inyo, may tournament na tayo. During my time, wala talaga. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ang daming pa-tournament ngayon sa mga bata. Galing. Tapos mayroon sa Open. Mayroon pa sa seniors. Oh, mayroon. Naglalaro nga ngayon ang ilang Philippine players natin sa World Seniors. Are you allowed to play? Yes, of course. Sa seniors? Oo, mayroon kaming 65 above. Pwede akong maglaro. Yeah. Puro, ang kalaro ko naman, puro 65 above.
Oh, puro mga ano rin yun. Magagaling. Ilang doon, grandmasters din. Hindi lahat, pero may mga grandmasters din. Diba yun, makaabot kayo ng, ano, nung makikipagpustahan ka sa grandmaster na may Alzheimer's na. Ano? sana, makalabang ko, kung maglaro man ako doon, yun, makalabang ko yung grandmaster na may Alzheimer, hoping na ako wala pang Alzheimer. Si Senator Manny Pacquiao, nag-ano na kayo? Oo, nung there was a time iniimbita niya ako sa bahay nila, nagpapalaro siya. Not only with me, may mga ibang chess players, yes, kaibigan niya. So naglalaro-laro kami. Kailangan niya ng handicap or was he really good? Is he really good? Let's just say na ano, yung interest niya sa chess andiyan. It's really there. And okay. Let us just say na yung paglalaro-laro niya, makikita mo yung improvement. No, nag-i-improve. Yes, so yes. And mabuti, pero ang nakikita ko talaga doon na benefit na pino-promote niya yung isip niya through chess, kasi yung sport niya ay masyadong physical. Nayayanig yung utak eh. Kailangan talaga niya na makompensate ng, kaya natutuwa ako na pino-promote niya yung ano niya. You know, Sir Eugene, buti minention niyan because My uncle mentioned that, sabi sa akin, sabi niya sa akin, if you want to remain sharp, you don't have to be the best chess player. Correct. But you need to play chess. Correct. All the time. Correct. Can you please expand on that sa mga nanonood sa atin, sa mga nakikinig, why it's important? Well, siguro, pinaka best example o madali ma-appreciate, hindi ba pag nagkakaedad tayo, kailangan physically active din tayo? Yes. Lakad-lakad. Yes. Kung may edad siguro, wag na masyadong strenuous. Yes. Yun lang. Pero kailangan active ka pa rin. Yes. Lakad-lakad. Lightweights and all. Ganon din yan sa ganon din sa mental. Sa utak, no? Oo. Isip. Kailangan active. Kasi otherwise, kapag physically, upo-upo ka lang. Idle. Makikita mo, wala. Muscle mo, wala na, buto-buto, sumasakit, yung mga... And then, of course, yung kinakain na naman. Very important talaga, you know? You are what you eat also. Oo, yung kinakain mo. Kasi pag tama yung kinakain mo, puro mga healthy food, ang magbe-benefit, ano yan? Mental and physical. Yes. Dalawa yan. Do you drink coffee? Yeah, sa morning lang, brewed. Brewed. Without no sugar, no nothing. No nothing. Just black. Oo, and then together with the kasi mahirap naman ano lang, no? Yeah. Yun lang. Whiskey. Bruce. Wag hindi na natin si Babushka. wag naman puro coffee lang, ha. Lagay lang ng konting whiskey. Ano ka, hindi pa may drink na gano'n? Yung di ba, coffee and whiskey. Meron tayo dyan eh, di ba? Yeah. Oh, baka mamaya. Pero important talaga. Problema, baka hindi makatulog. Anyway, yan, so... Well, so meron, yung coffee, no sugar, no nothing. Oh, tapos may, of course, yung ano, oatmeal. Yan ang siniserve ni Babushka. Uh-huh. Oo, oatmeal, tapos... yun na. Oo, may for mga breakfast. So healthy ano talaga. Ano pa ba 'yun? Yung may mga nilalagay na ano eh. Flaxseed oil. Flaxseed talaga. Siya may nilalagay siya. Siya na bahala ro. Siya yung grandmaster doon. Shout out nga pala kay Babushka. Ayan. Kids, how many kids do you have? One. Nagche-chess. Fortunately, one. Marunong pero hindi niya ano. You never forced, no? I don't force. Ngayon kung interesado ang mga parents na magkahilig yung bata. So, umpisa pa lang, regardless of age, siguro maganda pag may nakikitang chess set o chess board sa bahay. And then, pwedeng naglalaro-laro. Kunyari kayo, kahit na hindi nyo pa inintroduce sa bata, para nakikita niya lang. Kumbaga... Exposure lang. Oo, kumbaga parang sa plants... na inaano mo lang hindi inaano eh sa plants parang nino-nurture mo lang nino-nurture mo lang and
nilalagay mo yung possibility yes. na ma-capture yung yes. interest. Yes. Yun, parang ganun lang. Eh, kung nagdi-display ka dyan, di pa rin niya pansinin. Sir, wala. Oh, ito, wala. Ito, Sir Eugene. Pero usually, ang mga bata, pag may color-color na ano, naki-curious, di ba? Pag na-capture mo yung curiosity niya, siya na ganun, baka yun na, maumpisahan na, di ba? Ikaw ba, when you see two people playing chess, at biglang nakagalon ka, do you find yourself getting antsy na parang, igalaw mo na yan? Mali. Do you see yourself analyzing the whole game when you're watching? Hindi naman. Looking for the best move, kung ano yung mga possibilities, pero kung hindi naman makita, depende. Usually kasi kung magagaling, nakikita naman kung ano yung nakikita ko. Are you a backseat chess player? Are you pala yung tama, di ba? Are you a backseat chess player? No, usually kasi now, kung manood ka sa ano, you're just on your own looking kung ano yung mga possibilities. Yes. Oo. And yun, hindi ka naman magsasalita. Mag-isa, basta tumatakbo lang yung utak. Pag nagsalita ka na mag-iisa. Tatakbo lang sa utak, no? Oh my God. A very, very long career. How long has your career been? Like 40 years? No, let me see. Because you started at 9. Well, okay, wag na nating i-count yung 9 or junior, ano kasi. Okay. Pero yung nag-start ako talaga sa isang tournament 1967. Okay. So it's 60 years na. Huh? 67 33 plus 22 55. Mm, in 55 kasi malapit na tayo mag 2027, no? Ilang taon na lang? 5 years. Yeah. 55, right? Oo. Na tournament. Yeah. That's tournament already. But before that, naglalaro-laro ako. Actually, earlier, a little bit earlier, nung high school, naglaro din ako sa SEA. Ano pa yung SEA noon? Southeast Asian Games? how I wish. No, yung Quezon City, kalaban yung mga barangay? Hindi, yung Quezon City, ano ba yung mga cities? City. All over Metro Manila. Yung mga Calabarzo. Oh, Manila. Oh, Manila, Quezon City, Marikina. Yeah. Hindi yung Marikina. Wala pa, hindi pa City Marikina noon eh. Mandaluyong? No, hindi pa City Mandaluyong noon. Cavite City. Oh, whatever. Batangas. Basta nagkaroon kami doon sa SCA, hindi ko nga alam anong ibig sabihin ng SCA na. And ako nag-represent sa Quezon City. Parang mga limang cities yun o district. Ako nag-represent sa Quezon City. Right. And then eventually, kami yung nag-champion yung Quezon City. Doon sa SCA na yun. Nagkakapikunan din ba sa chess? Hindi naman. Dapat talaga sa chess, ano ka eh, yung... anong tawag? Kalmado? No. Hindi. May anong tawag ko diyan? Gracious in defeat. Gracious, okay. Humble in victory, gracious in defeat. Dapat ganun. Let's can we talk about the clock? Because nung naalala ko nung bata ako, nung kasikatan nyo, nasa green lanes tayo, 'di ba, JJ? Sa green lanes sa San Juan. So habang nagbo-bowling yung mga magulang namin, yung mga bata, may chess tournament doon. Uh-oh. And everybody wanted to be like Eugene Torre. Mm-hmm. As in, so talagang doon ako una nakita ng clock na move patay. Uh-oh. Can you explain the clock to me, what the purpose is? Well, the purpose is, kasi during yung earlier times, pag natatalo na, hindi natitira. yung olden times, ha? Nung wala pa yung clock noon. Anyway. So kaya naging yung long game? Hindi, super long game yun. I'm talking na ano yun, mga 1890 pa yun, o 1910, mga ganon. Anyway, kailangan yung clock kasi para control yung ano mo. Pag hindi pwedeng... hanggang forever, hindi ka titira. Yeah.
Oo. So, yun ang purpose noon. And before, yung clock, wala pa noon yung, ano ba yung clock ngayon? Hindi ko alam yung clock ngayon, pero dati, di ba, stop, start, stop, start, stop, start. O, ganun din naman ngayon. Pero dati, yung ginagamit namin sa tournament, hindi, ngayon kasi digital. Okay. Dati, mechanical clock. Mechanical clock. Yes. So, meron yung mechanical clocks na pag dumating sa dulo, ibabagsak na siya. So, dapat yan, bago bumagsak, maka 40 moves ka. Meron kaming ganon noon. Woo! Finally, wow! Oo. Hindi, pagka babagsak na siya, kailangan naka 40 yes, moves ka. Yes, yes. Then, may additional ka na yes. naman. Yeah. Time for your 16 moves or 20 moves. This episode is brought to you by Dr. Lourdes Capulong. Pero ngayon, ayan na yung digital clock na ano na. Actually, si Bobby Fischer eh. By the way, si Bobby Fischer was a close friend, no? Si Bobby Fischer yung unang nakaisip ng electronic clock, chess clock. Okay. Oo. So, ngayon, ginagamit na, ngayon, ina-apply na ng World Chess Federation. Yun yung every move, pwede mong iset na mag-gain ka. Ng, ngayon, ang ginagawa, 30 seconds. You gain every move, nag-gain ka ng 30 seconds. Pero you start with 1.5 hours and then with... And then you work your way up. And then you gain 30 yes. moves every move. 30 Uh-oh. Seconds every move. 30 seconds every move. Which is now to your advantage kasi the more time you have, the less stress on your mental, di ba? Before, grabe. Yung match ko kay Zoltan Ribley, yeah. yung pinaka-highest na narating ko, yung quarterfinal candidates, wala pang ano noon. Ano wala pa lang noon? Mechanical clock pa lang. I had this hindi magandang yung preparation ko, nakalimutan ko na dapat i-protect ko yung time. Masyado ako nag-iisip, masyado akong absorbed sa position na kadalasan naiiwan sa akin mga 2 minutes na lang to make 10 moves. Oh my Buti God. Sana kung bleach yun, no? Yeah. Long game ito eh. Grabe. Bleach kasi bigayan ka agad, di ba? Pak. Mabilisan lang. Yeah. Oo. Pero ito eh, serious game ito eh. And then, napunta ako sa ganun na I have to play quick moves. Talagang oh my God. Mali yung approach ko. And wala na, too late na no ma-realize ko. Although, naka-recover ako, but I just needed to win the last game para mag-equal. Right. Kasi leading siya by 1 point. Wala. Win or lose na eh. Baliwala yung draw eh. Kumbaga, yeah. Eventually, may chance ako ngayon. Sa nervyos na naman at saka yung time siguro na nagkamali na naman. Ang ganda, Sir Eugene, that we're talking about the aspect of time because, di ba, like chess is a mental game but then again, it teaches you how to look at life. And then, ang ganda ng analogy na nandun yung time because parang buhay din. Ang galing mo ah. Parang ano ka, Grandmaster ka sa buhay ah. Pero di ba? Hindi, totoo yon. Alam mo, na-realize ko lang yan a little bit later. Dati, puro lang ang isip ko yung chess, yung mga good moves sa chess. Right. Sabi ko, ba, grabe ka naman, Eugene. Hanap ka ng hanap ng good move sa chess. Pero yung tirada mo sa buhay, mayroon kang mga blunder. But at least, okay. So, tama pala na kung naghanap ka ng mga good move sa chess, gawin mo rin sa buhay. Sa buhay. So, ano ba yung mga blunder sa buhay? Sigarilyo, yes. Yung mga ganon, yung mga bisyo. Di ba? Yung pagpupuyat, yeah. Yung pagsusugal, yung mga bisyo, alam na natin yun. Yes, kung ano yun. Yes. Kung sa chess yan, puro mga blunder yan o bad moves. Right. At kung tinitignan mo ngayon, kung nilalaro mo sa isang computer yan, at mali yung mga tirada mo, nagiging negative yung position mo, negative. Ganon din yan sa buhay. Parang pag puro mali yung tirada mo, blunder, nagni-negative yes, yan. Yes. Pagka good moves naman, pagpa-positive yes. yan. Plus one. Ay, position ko ngayon, +2 na. Okay. Yes, yes. So, yan eh. Kaya nga, minsan pag may ano ko, chess is like life.
Which is true eh, di ba? I mean, it's I think dapat kaya na tinuturo sa ano eh, sa school eh. Kaya lahat tayo matuto mag-chess and all that. You mentioned computer. And kanina binanggit ko si Big Blue. Nung binigay ng IBM yon, yung Deep Blue. Yung Deep Blue, di ba? What was going on through every grandmaster's head na you guys are going to go up against AI, artificial intelligence? At that time, eh, sila Kasparov, siya naglaro eh. At that time, parang ang feeling pa, may laban pa yung human, o yung men, yung human brain. Human brain, oo. Pero in no time, na-realize na eventually may mahirapan yung ano ang human mind sa compare sa computer. And true enough, ngayon din dati may match pa yan. Yeah, ngayon nagma-match pa yung magaling na grandmaster from England. Magaling yan ha, si Adams. Nagmatch siya sa mayroon pa earlier, talo kasi weaker naman. Natatalo pa si Deep Blue. Hindi. Iba na yan. Hindi, talo yung ilang grandmasters pa. Ngayon, si Adams kasi, magaling-galing na yan. High caliber na talaga. Eh, talo pa rin. After that, alam ko, wala na. Hindi na nag-match-match yung tao sa computer. Eh. Kasi yung score nun, out of 6 games, 5.5, 1 half. What? Oh, 5 wins yung computer and 1 draw. Oh, so doon, nakita na hindi na kakayanin ng tao ang computer. And you know, is that something we have to accept na or hindi pa lang napapanganak yung mga batang makakatalo sa computer? No, we have to accept that na hindi kakayanin ng tao ang computer, at least sa chess, I don't know sa iba. Eh kasi ang tao una nagde-depreciate eh. Right. Ang computer pagaling lang ng pagaling, at tapos hindi napapagod, hindi napupuyo. So yun nga, no? So Sir Eugene, pretty much pag tinignan natin yung likod noon, ang computer magaling mag-extrapolate ng data ng mga moves na pwedeng gawin ng kalaban, right? Oo. Ibalik natin sa buhay. Like, do you find yourself anticipating what people are going to do? Like, can you smell bullshit? Like, sa edad nyo, sa experience nyo, pag alam nyo itong nakasalamuha ko na itong klaseng taong to, alam ko walang maganda may... Are you able to sense that already beyond chess? Hindi naman. Hindi agad ako nag-ano sa tao. Eventually, makikita mo rin. Yeah, no? Yeah. Pero kailangan merong ano muna, yes, experience, yes, o time. Yes. You have to give time to see kung okay ba o ano naman itong taon to. So, pero minsan, meron akong nadidinig na itong taong ito, ganito. But I have to witness. Amen. Still pa rin. Yes. Yung talagang totoo. Mahirap kasi yung... Hearsay. Oo. Now, at your age, what are you looking forward to in terms of the future? Sa future? Hindi, syempre sa Philippine chess. Yes. Hopefully, buti na lang, marami na tayong mga pa-tournament sa mga kabataan. And hopefully, makadiscover tayo ng... world champion material, no? Marami tayong mga batang magagaling ngayon. So, yun ang hope ko. But, kung hindi man tayo eventually makakita ng world champion material, kung hindi man tayo mag-world champion, ang alam ko, panalo na tayo eh. Ang importante lang, kasi alam ko itong mga batang ito na nag-chess at natutong i-apply ang natutunan nila sa chess, panalo na sila eh. Yeah. Yun lang. Yes. Ako yun ang... Kasi sa mga palagay mo ng 1,000, 999 o 998, mga dalawa lang doon o ang may champion material. Yes. Yung pwedeng mag-world champion. No? Pero yung 998... ano lang siya, doon lang siya sa masa ng mga chess players na magagaling pero hindi exceptional. Okay?
Pero hopefully, itong 998 na ito, ang siguradong panalo tayo kung ma-apply nila yung wisdom ng chess sa buhay. Yan talaga. Di ba? Doon tayo yan, panalo. Yes. Yes. Yan ang sinasabi ko parati, na mag-chess, hindi lang mag-chess, i-apply. Mag-chess tayo para kung ano'y matutunan natin, i-apply natin sa buhay, sigurado panalo na tayo. Ladies and gentlemen, Grandmaster Eugene Torre. Thank you. Don't forget to like, subscribe, and please follow Sir Eugene on social media.